Good afternoon, mga kapartner and Luzon, Visayas, at Mindanao, at welcome sa aking YouTube channel. And magandang tanghali po sa inyong lahat, mga kapartner. Bago po tayo magpatuloy sa ating palatuntunang isumbong mo kay kapartner Roger Abing Kamingawan, ay akin pong binabati ang ating mahal na founder, Pastor Dr. Joel Apolinario, at saka lahat na mga membro ng KAPA Community Ministry International Incorporated. At bago po ang lahat, mga kapartner, meron akong babasahing nakakataba ng puso na mensahe mula kay Elena Humauas. Sabi niya, "Good morning po, sir. Ang akong mga pag-ampo nimo kanunay labi na sa imong panglawas ug kanunay sa paglaban sa maayo pinaagi sa imong pag-broadcast sa kamatuoran labi na sa KAPA Ministry ug ngadto usab kang PGA Pastor Dr. Joel Apolinario. To God be all the glory and God be with you always." Po uban ang tibuok pamilya. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Elena Humauas, sa nakakataba na mensahe. So akin ding binabati ang aking pare, pare Manny Dominguito, at saka si Brother Dodong Lumigid, at sa lahat-lahat na mga viewers ngayon sa ating palatuntunang isumbong mo kay kapartner Roger Abing Kamingawan. Ito pa rin ang inyong sumbungan, siyempre, kapartner Roger Abing Kamingawan. Well, mga kapartner, ang center of discussion po natin ngayon sa ating palatuntunan, why case of KAPA founder Dr. Joel Apolinario dismiss? Ha? Yon ang mga tanong, mga kapartner, kasi maraming nagtatanong bakit na-dismiss yung kaso ng ating kagalang-galang na pinuno ng KAPA na si Pastor Dr. Joel Apolinario. Ayon po, mga kapartner, sa Rule 117, Section 7 ng Rules of Court, former conviction or acquitted double jeopardy. So ito po yon, mga kapartner, ang element sabi dito sa Rules of Court, sa Rule 117, when an accused has been convicted or acquitted of the case against him, dismissed or otherwise terminated without his express consent by a court of competence jurisdiction. So ito yon, mga kapartner, ang dahilan. Dahil meron ang na-dismiss yung syndicated STAPA case against our beloved founder, Pastor Dr. Joel Apolinario, and the rest of yung mga incorporators, mga kapartner. So kaya na di-dismiss yung bago dahil na nagiging double jeopardy yon, mga kapartner, ayon sa batas. Ha? So pag ikaw ay merong hinaharap na kaso, halimbawa may kaso ka na dismiss na yung mga previous case mo, tapos merong nag-file ng another case sa'yo, ibig sabihin po niyan, mga kapartner, is double jeopardy yun ayon sa batas. Kaya yon ang rason bakit na-dismiss yung bagong kaso ng ating kagalang-galang na founder, Pastor Dr. Joel Apolinario, mga kapartner. At meron pa rin nagtatanong, ha? Sabi dito, ipagpatuloy po natin itong preceding section ng Rules of Court, mga kapartner. Ang sabi dito sa Rule 112, Section 6 of the Rules of Court, when warrant of arrest may issue, halimbawa si founder, kasi na-dismiss yung kaso niya, sabi ng mga lumalabas na mga balita na aarestuhin daw ang ating kagalang-galang na founder. Ang sabi dito sa Rule 112, mga kapartner, sa Rules of Court,
Ang sabi dito, by the regional trial court within 10 days from the filing of the complaint or information, the judge shall personally validate the resolution of the prosecutor and its supporting evidence. He may immediately dismiss the case. Halimbawa, sinampahan ng kaso ang ating kagalang-galang na founder, Pastor Dr. Joel Apolinario, ng another case, another syndicated stapa. Hindi yun mag-prosper, mga kapartner, dahil may previous case na na-dismiss ng korte, mga kapartner. So ang tawag niyan is double jeopardy. Ayon po yan sa batas, mga kapartner. So, ibig sabihin, na-dismiss yung halimbawa, yung syndicated stapa dahil ang sinabi dito is, sabi dito, the resolution of the prosecutors and its supporting evidence, he may immediately dismiss the case and the evidence or on record clearly fails to establish probable cause. Halimbawa, yung form, mga kapartner, yung donation form, isubmit mo yan doon as yun ang yung proof mo na yun ang probable cause na talagang ma-warrant yung isang tao, ay hindi yun na pwedeng basihan, mga kapartner, dahil nga donation, dahil doon sa tinatawag na donation, mga kapartner. So ibig pong sabihin, kaya na-dismiss yung its syndicated stapa dahil ang sinabi dito, if the evidence on record clearly fails to establish probable cause, kaya na-dismiss ang kasong ito dahil the respondent counsel fails to establish probable cause. Evidence is weak dahil doon sa form na being a member of the ministry, you are voluntarily donated your money to the ministry or charitable institution. So yun po, mga kapartner, yun ang dahilan. May mga nagtanong, mga kapartner, dito. Sabi niya, ayon kay Harvey Gimbok, sabi niya both had no merit or justified ni Kapa sa court ang kaso. Meaning po, bibigyan na si Kapa ng permanent injunction ng court po. Yun ang tanong niya. So, ito po, mga kapartner, ay belong po ito sa civil procedures of the rules of court. Kasi iba po ang criminal case na na-dismiss. So, pag sinabi dito na bibigyan ng permanent injunction ng korte yung Kapa Community Ministry International Incorporated, ibig sabihin, mga kapartner, doon yan siya na belong sa civil case, civil procedures of the rules of court, mga kapartner. Itong violation of the Securities and Regulation Code, SRC, ay civil in nature ito. Yung violation ng Securities Regulation Code ay civil in nature, mga kapartner. At sa palagay ko po, ay nakakuha na ng ang lawyer ng Kapa doon sa Regional Trial Court, RTC, in Bislig City, at binigyan ng copy ang DILG Office at the Office of the President at ayong Department of Justice, mga kapartner. Another question ni Jokres Justice. Ito yung tanong din ni Jokres Justice, mga kapartner. What next move? Ano ba yung susunod na gagawin? Antayin ba na magiging final and executory ang court decision bago sa next move? Yun ang tanong niya. Pangalawang tanong, based sa court decision, pwede na ba ang permanent injunction ma-issue ng court? Totoo po yan, mga kapartner. Pagka nagka-injunction na ba, pwede na bang mag-operate ang Kapa as a religious organization with 30% blessings from donations? Pwede, kasi dismiss na yung kaso. Dismiss na yung mga kaso, mga kapartner. So, kung mayroong injunction, yung issuance of permanent injunction yung korte,
na ikaw ka pa, patuloy ka na mag-operate, ha? Patuloy na kayo mag-operate dahil walang probable cause yung kaso na pinail sa inyo. Yon mga kapartner. So, number 4, sabi niya, ang coverage ba ng court decision ay pahintulot sa kapa na di na mag-register sa SIC concerning donation and blessings? Ha? Na-dismiss na gani yung kaso, mga kapartner. Ha? The case, na-dismiss na yung kaso. So, wala na yung ibig sabihin na null and void yung decision galing sa quasi-judicial, mga kapartner. So, number 5 question, sabi niya, can we post the decision sa syndicated estapa and the SRC violation? Hug thanks, Pastor Roger, sabi ni Joe Chris Justice. Ito, isang LLB ito si Joe Chris Justice, mga kapartner. Ha? So, yun ang ating hihingihin kay founder na ipopost yung decision ng korte tungkol nitong dismissal ng kaso, mga kapartner. So, hanggang dito na lang po tayo, mga kapartner, at marami pong salamat sa inyong patuloy na pag-subaybay sa ating palatuntunang isumbong mo kay kapartner Roger Abing Kamingawan. Kung mayroon kayong mga reklamo o mga sumbong sa inyong mga lugar, ay pwede ninyong i-send sa ating comments sa baba ng ating video program, mga kapartner. At pwede rin ninyong i-post sa ating Facebook page group sa isumbong mo kay kapartner Roger Abing Kamingawan. Well, wala na po tayong panahon, mga kapartner. Hanggang dito na lang po tayo. Maraming salamat sa inyong patuloy na panonood sa ating palatuntunang isumbong mo kay kapartner Roger Abing Kamingawan. Ito pa rin ang inyong sumbungan, kapartner Roger Abing Kamingawan. Ang kapartner po.